volunteers. Gusto ko lang ipakita na sa kalsada ay may mga barya. Maraming barya sa kalsada na mapupulot mo. Gusto ko ipakita sa inyo, guys, mga volunteers, yung mga barya na pulot ko sa loob ng mahigit isang taon. Na mga barya, ito siya oh. Ang dami, ang bigat. Hindi ko eksaktong alam ang ilang kilo to. Malamang lagpas to ng 5 kilo. Kung bibilangin natin, mauubos ang 10 minuto sa pagbablog ko, pag binilang ko to. Siguro, papakita ko na lang yung ibang mga napulot ko na mga coins na dollar o natawag na one dime. Oh, tapos may mga Chinese coins, may mga old coins ng mga Pinoy, mga 50 maliliit, 25, mga old school na mga coins. So, madami siya, no? Iba-iba, kinakalawang na pinulot ko pa rin, tapos inipon ko pa rin siya. So, kung bibilangin ko to, baka umabot to ng 3 to 400 to 500. Lahat ito. So, pwede na, di ba? Pupulutin mo lang habang naglalakad ka, habang nagpupunta ka sa ibang lugar. Lahat ng nakita niyong coins, mga 25 cent 'yon na bago at saka luma. Yung iba, mga hinahanap na ng mga collectors, yung mga taon 2000. Hindi ko na masyadong nakita lahat ng mga kung anong taon siya. Pero nung una kong tinignan, may mga hard to find na mga coins na nandito sa akin. Meron din mga dollars, Chinese coins na gusto kong ipakita sa inyo. At iba na i-plastic ko na eh, dito sa baul. Ito. So, ang dami niya, no? Yung ibang mga dollars ko, 1966 pa, yung mga one dime na hard to find na, mga hinahanap na ng mga collectors na nabibili na siya ng $2 isa. Meron ako dito, pero hindi ko siya pinagbibili. Ang tawag dito, mag-comment lang kayo sa baba, tapos mag-reply ako kung anong taon yung gusto nyong makita. So tignan natin, guys, yung iba. Dito, guys, meron ako dito mga real, mga half real, tapos dito yung mga 5 cent na mga Philippine coins. Dito yung may mga butas pa siya, pinlastic ko na siya eh. Pero iba rito, hinahanap na rin ng mga collectors. Ito, meron din ako 5 piso rito. Yung mga hinahanap ng collectors na 1993. Meron ako dito, volunteers, mga coins ng Chinese. Pag aluminum siya, aluminum. Hindi ko alam kung magkano yan, barya-barya yan ng mga Chinese.
Meron naman mga dollars. Meron ako guys dito 50 ang maliit. Tapos yung tagsisinko. Sobrang luma na nito. Tapos 50 ang malaki. Mga dating 50 luma na talaga. Ito yung mga napulot ko, mga dollars, quarter dollars, half dollars, one dime. Ang daming barya sa kalsada, di ba? Hirap makuha. Nakatago lang sa bowl. Ito kung bibilangin natin to, ang dami nito. Pag binilang mo kasi ito, nakapagod to. Kung meron kayong mga coins dyan, pahingi na lang mga tag to 25 cents. Iipunin ko lang siya. Banko Sentral, o kaya sa mga naghahanap ng mga tulad ng Mercury Drug, papalit sila ng ganito mga coins. Ayan mga volunteers, ang dami no, habang naglalakad kayo, pulutin nyo lang ng pulutin, tapos itabi nyo lang. Pag makikita nyo yung resulta habang tumatagal, dumadami na pala yung coins nyo, no, pwede nyo na palang papalitan. Sa akin puro talaga 25 cents. Tapos yung mga ng one dime, mga dollars, Chinese coins, mga lumang coins natin, ang dami niya. Maganda siya tignan. So ano pa bang mga nagagawa mo sa kalsada habang nagbablog ka? Siyempre mapupulot mo yun, i-vlog mo lang siya ng i-vlog. Ang bigat nito. Ang dami. So maganda talaga habang nagbablog ka sa iba't ibang lugar dito sa area nyo lang muna. Marami na kayong mapupulot na coins, tapos ipunin nyo. Pwede na rin siya ipang vlog. Ang padagdag din ng watch hour nyo. Kahit ano, pwede naman gawing video, i-vlog nyo, pampadagdag ng watch hour nyo. Kung di pa kayo pasok dun sa 4,000 watch hour ni YouTube, makakadagdag din yan. So ano pa kailangan mong gawin? Marami sa mga lugar nyo na hindi pa naman ay kita ng maraming tao. Kung malapit kayo sa mga park, mall, sa lugar ninyo, dun muna kayo mag-vlog. Hindi nyo muna kailangan pumunta ng ibang lugar kung wala kayong budget. Okay guys, thank you sa panonood nitong mga coins ko na napulot ko lang. Maraming salamat, volunteer. Rah!